Maalis tayo. Hindi, buti ko paliwanas na yan talaga.
classic expression ng tayo. So, nagsasubside pa na talaga. Wala sa mga siya. Kasi basel. Diba nakita niyo yung kapangat sa Facebook? Ganun daw tayo. Nagsasubside pa na talaga. Kasi kay basel. Ano na lang. Pinaframe ba naman pa siya? Oo, baka mamaya. Ay, hindi. Saan ang galit mo? Dagang kongreso? Sa Pinas. Saan ang galit? Brosas. Oo, wala siyang kasama. So, hindi ko alam kung paano kung sasabihin mo.
Oo, inasa ano siya. Kumakain siya sa demo, sa kabak, mag-isa lang daw siya. Tapos, kinukula, ano ba yung sabihin? So, rinig ko sa kanya yung news. Ayun, nag-breakdown na si Pagkari sa akin. Tapos, sinagaw si Pokwang, si Pooh, natawagan na rin pala ni Angelica. Ayan, tulala. Mars, ano yung mga fondest memories mo kay? Hindi mo makakalimutan na lang. Madami. Eh, wala naman kami, wala kaming araw na magkasama, hindi naman masaya. Lahat kami din magkasama kami masaya. Kahit ngayon, ngayon nga lang, di ba? Parang hindi namin, hindi nagiging walungkot ng kahit ano pa. Nung bago ako nagpunta ng Japan nung nakaraang araw, pinunta naman sa Lakay. Okay, dumalo ka. Kasi nag-pitching ako sa Star Cinema. Ang bagong pelikula. Eh, mayroon ako kasi pangako siya. Sabi ko, na yung mga sunod-sunod ng pelikula, kasama kita. Okay. Katulad nung nakaraan, kasama ko siya. Tapos sinabi ko sa kanya, kasi binugusto ko nga yung moral niya. Para hindi, kasi minsan nalulungkol, parang wala siyang ganap. Lagi siya ako bahala, ako bahala sa mga sabang. Tapos ang gano'ng pitch ko nung nagsalata, ba nag-pitch ka nung hindi naka-join ka na naman sa akin. Kasi naaway niya ako. Sabi ko, puro ka pinikula, nasin yung mga bagong damit? Sabi ko, kailangan ko ng bagong damit. Sabi niya, pupunta ako sa bahay mo. Sabi ko, wala ako, alis ako, pupunta ako sa Japan Bumas. Sabi niya, kailangan ko ng bagong sapatos at bagong damit. Sabi niya, para saan? Sabi niya, eh ikaw, para saan ba yung mga damit mo? Sabi niya, wala namang gumagamit, ako nag-damit. Sabi ko, alis ako, gano'n. Sabi niya, o bahala ka, basta pagdating mo, sabi niya, sa pagdating mo, hindi na kita tatawagan, pupuntahan kita sa bahay. Kaya natatakot ako ngayon, sabi niya, ito yung ngayon niya ako puntahan. Yung, oh, nasa na yung, ano, yung damit ko. So, recent na lang po yan, na? Kanina, pag nag-ayos ako ng damit, namimili ako ng sapatos ko. Yung feeling ko, anytime pag talikot ko, biglang, oh, gusto ko yung sapatos na yan. Kasi ganun siya, pupunta sa bahay ko, nakalgalin niya yung gamit ko, tapos, kasi sa kwarto ko, bitbit niya na yung mga gusto niya. Sabi niya, iuwi ko ito ah. Kahit sa ayat, sabi niya, hindi pwede bago yan. Iuwi ko na, wala na akong magagawa. Bitbit niya na yung gamit ko. Kasi baka kinakas, sabi ko, Jesus, baka natin si Joret, baka nabit lang. Kaya sabi ko, huwag ka na magpakita. Kung ano yung kulin mo, kulin mo na lang. Basta pag nawala, alam ko nang nasa iyo. Pwede mo na sa akin. Ayun. Hindi ko alam eh. How you will describe it as a film, si Chocoleit? Manambing kasi yan. Maraming beses kaming nagkakatakuan yan. Kasi ano yan eh. Matigas kasi yung ulo. Eh gano'n naman, meron kang kaibigan pa lang po. May kaibigan ko, matigas sa ulo. Matigas sa ulo niya. Eh sa amin, ako yung pinaka-straight ko. So alam niya pag nagagalit ako sa kanya. Pag nagagalit ako sa kanya, hindi siya kibuin. Alam niya na yun. Pero pag nagagalit ako siya, hindi susuko. At hindi siya pinapatid. Yung kahit anong gawin yung dead mo sa kanya, hindi siya napapagod. Tatabi siya, tatabi at tatabi. Ayakap at ayakap. Kaya hindi ko siya pinapatid. Halik at halik. Meme, patawarin mo na ako. Ganun yan na. Hindi yan susuko. Kaya pag nagkabati, pati naman kami, sinaspoil ko siya. Yung ano kailangan mo, ano gusto mo, meron lang. Ganun. Masaya eh. Tapos, malambing si Bakla. Pero previously po, may alam na kayong sakit na talaga na nag-iinda siya, umiinda siya sa inyo. Matagal na yan, may nagkaano siya dati. May hika siya, sabi niya. Tsaka parang yung dati, nagkaroon ng ano yung lungs niya. Putubig? Parang... butas, yun yan. Hindi ko alam kung anong na-hospital sa kanya. Kaya anong panahon na yon, hindi na siya naniniligarilyo. Kaming po na nag-gym na yan, alam ko eh. Oo, nag-gym, nagkaganon na nga siya. Tapos umayos siya, mamayan din dati ng payat na payat. Diba gusto ng weight yan, alam ko yan eh. Mamayan ng payat. Tapos ngayon, ngayon okay siya eh. Mas okay nga yung mga ganap niya ngayon. Mas mabait siya ngayon. Mas mabait si Baka. When was the last time pumalik kayo nagkita o nagkausap? Japan. Ako pumunta ng Japan. Ang laki din yan. Dahil sakita mo yung ano niya, yung video niya. Talagang pili kita kung send. I tried to watch kasi it's online. Kahit mayat-maya puro yun naman. I tried to watch pero I did not. Sabi niya, the show must go on. Dahil kaya pa siya. Kinapit niya yung show. Kasi bago pa yun, kasi yung isang kasama niya sa Abra, yung dalawa actually kasama niya sa Abra, si Woody at si Glorious, sino ang kasama niya sa bahay. Kaya nag-update sa akin. Okay. Niloloko pa nila, sabi, tumawag sa akin si Bakla. Si Bakla hindi kumakain.
sabi ng gano'n, tapos masama daw pakiramdam. Tapos, sabi ko, tanongin nyo nga, baka mamaya nagda-drugs-drugs yan. Bakit hindi kumakain? Tapos sabi nyo, hindi kumain ako kanina, magpapahinga lang ako. Okay. So, alam ko yung ganap na sa akin, kasi yung pinipit sa akin. Okay. Gano'n sabi, masama daw pakiramdam, bago pa siya sumalang, mahihirapan na daw siya. Kaya parang sabi, sige, i-cut short na lang yung program. Okay. Kaya nung tumawag sa akin, sabi, nahihirapan daw talaga kumiga. Kaya bakit hindi nga dalhin sa ospital? Nahihirapan kumiga. Magdali na agad. Tama yun. Kaya nung, akala mo normal lang na masamang pakiramdam sa tuwing dalhin sa ospital. Kaya nagulat ako nito. Mars, ano na lang? Kung nainigit tayo, alimin sa akin sa mga parating kay Chocoleit. Message or for me? Actually, alam niya lahat ang gusto ko sa kasama. Lahat ng pagkakataon na nag-uusap ko, hindi ako nagkulang dyan kay Chocoleit. Lahat ng pangaral, lahat ng away, inaway ko yan, pati gusto yung mga ganap niya. Marami siyang desisyon sa buhay na hindi ko pinapuran. Alam niya yun. Kaya may mga pagkakataon nawawala ako sa kanya. Kasi alam niya, hindi ko gusto yung ginagawa. Pero ay mas self with the better, and I'm just so proud of him. Nakita ko kung paano niya inayos yung buhay niya, kung paano niya pinabuti unti-unti. Actually, puro ako ba ako sa kanya? Kaya, win-win ko siya lagi. Lagi ako may, siya yung priority ko lately. Siya yung priority ko sa pelikula. Naging kasama daw? Oo. Oh, okay. Pag may baklaan sa mga show, kasama Chocoleit agad. Pag GGV, guest ka agad. Siya ang pita. Sabihin ko yung staff, alam niyo yung kahit yung ibang bakla, sabihin ko, Chocoleit ang pita. Sinaspoil ko siya kasi gusto kong maramdaman niya na kaya pa, aayusin natin yan. Gagawan kita ng ganap. Showtime, yung Squid A. May marabal yung miss yun na yan. Pero inihingal na siya that time, no? Pagka medyo may... Tumataba. Kaya ihingalin. Pero hindi yung hingal talagang, ano. Kasi lagi ng kuya. Dito sila lagi inaawas. Sa kuya talaga, Mercy. Yung after ng duty sa comedy bar, madadaanan ko yung sasakyan nila sa laptop. Mamumbahin ko sila. Mamumura ko talaga sila. Pinapauwi. Ay, hindi yung buwi. Pwede na may haruta na haruta kasama yung mga waiter. Pinaaway ko talaga sila. May premonition po ba siya sa inyo? Or parang nagpaalam na? Or pagka ganito, pagka may nangyari? Wala kasi kami yung gano'n. Actually, tinanong ko nga kay Pooh kung nagpapa-check up. Kasi in-insure ko pa yun. In-insure. Kinuha ko siya ng health insurance. Kasi pangira, binigyan ko ng health insurance. Kung pasko, ito ang ibigay ko sa inyo kasi ang tatanda nyo na at ito gano'n, ang mga lifestyle nyo, ang lalala, binigyan ko sila ng health insurance. Tapos Chocoleit din. Kaya sabi ko, ginamit niya ba yung health insurance? Sabi ko, o sinayang niya lang, eh siya nga yung pinakamahalang health insurance kasi matanda na siya. Eh di ba pag mas mahal niya, mas mahal ka. Kaya tinatanong ko, hindi niya yata ginamit yung, hindi siya nagpa-check up, hindi siya nagpa-check up. As a performer po, ano yung realization niyo dito sa nangyari kay ano? Yung mga performer na katulad niya, dapat magkaroon din ng time at time na, ganun na yun. Kasi po, I personally experienced that. Wala na, ubus na. Pwede namang humingi ng ano eh, mag-back off. Hindi naman tayo papatayin ng management. Siyempre yung management, siyempre tayo gusto natin ng trabaho. Management, bibigyan tayo ng trabaho. Eh minsan sobra-sobra din yung natatanggap natin trabaho. Minsan sobra na tanggap pa tayo ng tanggap. Kaya ang sabi ko, simula kasi dapat nag-iipon na para hindi natin habang buhay inaalipin yung mga sarili natin kasi parang may hinahabol tayong ipon lagi. Bata pa lang kung ipon na, para pag tumatanda, ini-enjoy na natin yung ipon natin, hindi yung nagpapakahirap pa rin tayo na matanda na tayo. Dapat unti-unti rin sa slow down. Kayo po, how you take care of your health? Kasi kayo din, masyado kayong busy, di ba? Nabalita before na nagkasakit kayo. Ako talaga nagbebeko. Hindi kaya na. Oo. Kasi sa schedule pa lang, magkalingan mo yung kalendaryo, nangihilo na ako sa kalendaryo. Schedule pa lang. So, schedule pa rito kung kailan ako hihinga, ginagano ko lang. Anong oras po ako iupo? Yung ganyan nagagano ako lang. Ako talaga yung nag-beko. Ganun. Magpapahinga ko. Bigay niyo ako kahit tatlong araw. Kailangan yun eh. Sabi ko, kasi nagpunta na showtime everyday. Kung sa showtime ang dami, pinagawa ko ba? Eh, ang priority ko showtime. Hindi pwedeng pagdating ko sa showtime, lupay-paya ko dahil na
napagod ako sa pelikula, sa concert, sa paggawa ng script, sa kung ano, sa racket, sa kung ano pa. Kailangan fresh ako sa show. Kaya ako talaga nagbebeko. Sorry po, hindi na po ba eh. Kasi na-affect ko rin yung show time. Eh, live pa yung show time. So, ayun, kailangan fresh ako sa show time. Recently, I just went to Japan kasi I had to rest. Yes. After the 3-night nag-miss Q&A Grand Finals sa yes. Isang tumuling ko yun. Tapos nag-ano pa kami, nag-taping na kami na Idol Philippines. Wala talagang pahingahan. Naka-dextrose ako. Bago mag-showtime, naka-dextrose ako. Pag showtime, tatanggal yung dextrose. Mm-hmm. Binextrose na ako ng ate ko kasi wala ka ng energy. Naka-dextrose ako. Mm-hmm. Kasi sabi ko, tatapusin ko lang yung Grand Finals na Q&A. Tapos kailangan mag-aaway. Kasi aaway, inaaway namin ng ate ko. Kasi pag hindi, yung ate ko kumakausap sa management, kailangan nyo lang ipapahingin ng kapatid. Buti mo. Kasi doktor yung ate ko, naririnig niya yung tulog ng boses ko, naririnig niya yung itsura ng mata ko pag sa TV. You need to rest. Kasi siya kumakain. Maraming salamat sa iyo, Mami. Condolence po. Kailangan talaga ng pahingin. Lahat.